ka sound. So ngayon, medyo nagabihan tayo mag-unbox. Box na to. So, ayan mga kasawls. Pasensya kasi baliktad yung palikam. Eh, front cam lang ang ginamit ko. So, Juson, Saturn. Yan. Napaka-professional yung karton niya. Kitang-kita natin, karton pa lang, maganda na. So, ano pa kaya yung laman nito? Professional digital amplifier. Ayan. Linis. Napakalinis yung ano niya, karton. Yan, so kapon pa akong excited na buksan ito mga kasounds. Dahil alam ko na maganda talaga itong amplifier na ito. So, gawa natin siya ng comparison doon sa ating GX5000 kung sino yung mas malakas sa kanila.
Yan. Yan, medyo magkaiba lang sila ng packaging ng GX5000 mga kasahons. Dahil yung GX5000 napakalaki yung karton niya. Maliban dito sa foam niya, meron siyang pinaka foam na takip dito. So ito yung operation manual niya. Ito yung pinaka manual guide niya. So yan. Multi-function color screen, LED display, digital karaoke system, hi-fi stereo design, USB SD card player, Bluetooth receiver function. Talagang upgraded na yung mga amplifier ngayon mga kasounds. Hindi na katulad nung mga sinaunang amplifier na walang Bluetooth. So yung mga nagsasabi na mas malakas yung walang Bluetooth, parang parehas lang naman mga kasounds. Mas pinagandang nila ngayon yung features ng amplifier dahil nilagyan nila ng free amp kung yan. So original talaga siya mga kasounds dahil yung wire niya, ayan, napaka solid. Napaka ano talaga, solid yung wire. Hindi masyagaano makapal, pero I think solid na solid yung copper niya sa loob. Ayan, so ito pala yung sinasabi nila na may dalawang fan. Ayan. So input niya, may tatlo siyang input mga sounds. Auxiliary, yan. CD, kung gumagamit tayo ng CD, ito auxiliary para sa cellphone, laptop or iPad connection. So dito mo siya ikabit sa auxiliary. Tingnan mo lang, may nakalagay na aux. Bale yung cord na gagamitin mo dito is yung 2-in-1, yung RCA 2, tapos yung dulo niya auxiliary cord, 3.5mm ba yun? So pa-correct na lang, basta yung kadalasan ginagamit sa cellphone to amplifier or laptop to amplifier. So CD, kung may CD ka, RCA to RCA, then DVD. So parehas lang ata to, CD at saka DVD. Wala namang pinagkaiba. Pero yung basta input yan mga kasounds, nasa sa inyo kung saan kayo mag-input niyan. May selector naman doon sa dashboard niya, doon sa front panel ng amplifier. So meron siyang line out. So yung line out, ito kung mag-series ka ng isang amplifier, magdagdag ng isang amplifier, dito mo siya ibali ililing sa line out niya. RCA to RCA yung connection nito. Tapos speaker terminal, naka-bind post siya. Ayan. Original talaga yung ano niya, yung mga post niya. Ayan. Hindi katulad yung ibang ito makikita mo parang ano talaga, ang tibay oh. Ayan. Meron siyang apat na terminal, bind post terminal, pero dalawang channel lang to. So, bali, dalawang speaker lang ang pwede mo ikabit dito. Huwag mong kabitan ng apat dito. Depende kung mababa yung watts. Pero dapat, kung magkabit ka, dalawa lang dito, tapos magparalel ka na lang doon sa may box mo. Ayan, so may dalawa siyang fan. Fuse. So, ito siya. Yan. Punta na tayo dito sa front panel. Yan ang front panel. Ayun. Wow. Patawaw ako sa ganda nito mga kasounds. Grabe, sobrang kapal. Tapos ito mga kasounds,
ang kapal, yan. Kapal talaga, oh. Yan, kita naman. Alloy siya. Tapos meron siyang handle. Tapos meron siyang yung pang rack amp, ayan. So, napakaganda. Ah, yung wala lang niya dito mga kasounds na, na meron ang GX5000 is yung protect or signal, yung light indicator dito na malalaman mo kung magsisend siya ng signal. So masasuggest ko rin dito kay Sir Joshon Kinwot na mas maganda siguro kung may meron siyang light indicator para malalaman natin kung yung dalawang channel ba yung gumagana o isa lang or nag-send ba siya ng signal dun sa ating speakers or hindi ba, para mas madali natin ma-troubleshoot yung ganong paraan. Yan. Mas maganda din yung may meron ditong protect para malaman natin kung nagda-drive pa ba siya or nag-overload or mayroong problema yung ating mga speakers. So ito yung front panel niya mga kasounds. Ito yung pinaka preamp niya. USB SD card input. So left and right. Paano masabi? Right, bali ito yung select. Post. So yung switch niya, parehas lang pero mas malapad 'to. Dun sa ating GX5000. So yung model niya, Joshon Saturn Professional Stereo Amplifier. So ito yung kanyang dashboard. So master volume niya mga kasounds. Dalawa yung volume niya. Ito ata yung pinaka music volume. Ayan. So napakaganda yung ano niya. Yung volume niya kasi may parang ganito. So ito yung master volume, ito ata yung pangkalahatang volume dito sa ating mic inputs. Yung music volume, sa music lang to yung pinaka volume niya. Pero ito kasi yung master volume niya, ibig sabihin ito yung volume sa pangkalahatan, music man o microphone. Pero may mic volume din siya kung paano mo palakasan yung boses mo, treble at saka yung mid bass. Ayan. So may loudness button siya, on and off. So kung gusto mo nang dumadagong-dong na tunog, ano mo lang siya. Bali, pindutin mo lang siya, engage mo lang yung loudness button. Pero kung gusto mo nang plain lang, ayan. Mas maganda to gamitin yung plain lang sa pag ginawa mo tong pang mid-high. Ayan. Yan, mayroon siyang balance left and right. So left channel and right channel. So eco volume. Ayan, napakaganda. Meron siyang mic effects, microphone effects. Yan. May repeat, ito yung delay. At saka may eco volume. At yan, meron siyang treble, bass, wala siyang mid. Yun lang ang wala sa kanya. Mid. Parang pares lang sa GX5000. Ayan. Bass, treble, at saka balance lang. Yung wala lang sa GX5000, ito yung repeat at saka delay. At saka itong dalawang volume. At dito, pinag-isa lang. Bali, sa GX5000, isa lang yung master volume niya at music volume. So dito, separate yung master volume at saka yung music volume niya. So ito yung front panel niya mga kasounds. Napakaganda. Alo talaga, oh. Yung GX5000 bakal pero makapal din.
napakakapal. Saka yung dito ng GX5000, aluminum din yun. At ito lang yung pinagkaiba. At ang maganda kasi dito, meron siyang handle. Ayan. Power amp type talaga yung pormahan niya. So, ito. Bubuksan natin itong mga kasounds, i-review natin yung laman, at tignan natin kung ano yung mga pisa na meron nito, at compare natin doon sa ating GX5000. Kasi nga, maraming nagsasabi na malakas daw to at maganda. Kaya, para magkaalaman, tignan natin, i-compare natin doon sa mga pisa ng GX5000, supply, at yung mga transistors niya. Stay tuned lang sa ating channel mga kasounds, dahil ang video na to is unboxing lang, at saka in-explain ko lang yung front panel at saka back panel at saka yung buong amplifier natin. Ang kaibahan lang dito mga kasounds sa GX5000, kasi yung GX5000 yung dito screen. Hanggang doon lang muna yung ating video mga kasounds. At salamat sa inyong suporta. At sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe sa ating channel and click the notification bell para kayong updated. So, see you for the next video mga kasounds. So, thank you.